guys, welcome to my channel. At ito po ang aking pangatlong vlog. Dito po sa video kong ito, ipapakita ko po sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tinatawag na wood or fake na wood design. Sa karamihan po dito, tulad ng mga pintor na o talagang artist, ang tawag nila dito ay haspik. So, bigyan ko kayo ng mga halimbawa kung paano gumawa ng simpleng haspik. Dito po sa harap ko, makikita po natin yung gamit natin. Simple lang po. Itong mga brush lang. Ordinary yung brush. Gagamit po tayo ng tatlong kulay. White o puti o flat latex. Burn amber at saka rose sienna. Okay, para po detalyado ang gawa natin, ganito po kasi yan. Eto po, kasi nga po lockdown ngayon or nasa quarantine tayo, hindi tayo makakalabas, so kailangan kasi ang gamit nating latex ay pang semento. More on ginagamit sa semento po ito, pero dito po kasi tayo sa kwarto po. Kumbaga, gawin na lang muna natin dito sa plywood. Okay, plywood po ito ha. Isang kaalaman lang po sa paghaspi at latex ang gamit natin. Pwede po ito sa labas, pero kailangan po natin may ginagamit po tayong emulsion. Or ang tawag doon ay liquid tile na top coat or water repellent or water silicone. Yun. Kailangan may top coat ka pag nasa labas or outdoor. So, kung dito tayo sa loob, mas malakas at mas matindi ang lifespan ng pintura. Okay? Okay. From the start, etong naka-flat wall kagad to, flat latex. Gawa ko, hindi na ako gumamit ng masking tape para po sa gilid niya. Which is manumanuhin na lang po natin. Manumanuhin lang yung pagkagawa. Pwede rin po natin i-dark ito. Kung gusto mo talaga yung design na dark, ang mahogang type. Depende lang po sa'yo kung anong gusto mo. Alam na po sa pag-haspi. Alam na po nila itong ginagawa kong bilog. Ito po yung sanga kung saan tinutol yung kahoy. Okay. Tatlong kulay lang po ang gamit natin. Magkakababadali po tayo. May bukas na lang yung gamitin natin. Pangmalakasan. Yan. Pwede po natin ulitin yan. Hanggat bago pa, hanggat mamasabasak pa. Okay. Yan. Tapos dito naman, huwag ka lang dito sa dark at bilugan mo lang po kung saan banda yung medyo, eto po, yung medyo dark. Then, guhitan na lang nito. Yan. Okay. Pagkanasawa na po kayo sa wallpaper nyo, mag-isaya na kayo bukuha nito. Kita ng kapitbahay ninyo na maganda yung gawa niya. Talented ka na. Dito po sa flat ko, walang pinipili. Pwede kahit bata.
Matanda. May ipin wala, pwede. Pwedeng pagkapitaan. Pwedeng pasipol-sipol ka lang habang nagpipainting. Isa pa, ngayong lockdown, pwede ka na mag-insayo. Habang ginagawa mo yung video mo, pwede ka rin magsimulang mag-insayong kumanta. Para hindi ka na maburi. Sa susunod kong video gagawin ko yan, habang gumagawa ko ng mga video ko, habang nagpipaint ako, kakanta ako. Ang pagkana daw yan. Ang pagkana ng gawa, ang good vibes. Yung pinaka main purpose ko, bakit gusto kong magkaroon ng mga vlog or videos about sa talento kasi gusto kong ipamahagi itong mga kaalaman at gusto kong magkaroon ng detalyadong paggawa. Meron kasi nagsasabi pagka kalawete ka daw, meron ka daw golden hands. Totoo ba yan? Para sa akin, parang totoo. Okay. Itong bilog po niya, kahit saan mo naman ito ilalagay. Pwede naman din sa gilid lang, ganyan. Paalam ka kung saan mo gusto, basta yung italya ng paghagod niya ng brush ay hindi maapektuhan yung una mong sangam. Kaya itong husky. Okay. Yan. Pwede rin magkalagay ka dito sa gilid. Halimbawa, dito sa gilid. Ganyan siya. Okay. Ngayon naman, kung medyo gusto mo yung light color lang, okay, palitan natin po. Dito naman tayo sa kapila para masigurado tayo na pwede yung palitan. Anytime na ayaw ng kliyente nyo o ayaw ninyo ng ganitong kulay, ito lang ang gabipin natin. At more on white tayo. Sample. Yan po, diba? Umiba siya ng kulay. Pero at same time, dalawa pa rin yung ginamit natin. Sa labas po kayo, pwede kayong gumamit ng acrylic paint. Acrylic paint ay matibay sa outdoor. Sa aspi po kasi, ang magbibigay talaga ng buhay ay yung ano niya. Itong ilog niya.
kapag ito yung pinutol na sanga. Patient lang po. Yun ang pinakamagandang gawin sa ano, kailangan patient ka. Kasi pagdating naman ka na, iiwanan mo ito sila. Ano kung ang outcome niya medyo ayaw mo, maraming parang buzzer. Kaya don't give up. Bala po pagka manual yung ginagawa na ay hindi nyo pwedeng ma-uniform kung magipari-pari yung design. So, kasi pag ipari-pari yung design, tatagalan lang kayo. Kasi yung gagawin natin, ano lang siya? Freehand. Bahala ka kung anong gagawin mo sa ano. Huwag lang mag-iba ng kulay. Saan mo ilalagay yung design ng kahoy. Okay, yan po siya. Okay guys, pag gusto niyo siya mapulido at makita po ninyo yung parang brick style niya, pagka natuyo na po siya, pwede na ninyong lagyan ito. Manual lang po, hindi ko pa muna nilagyan ng masking tape. Pasa pa siya, hindi ka talaga makakaguhit. So, kailangan, antay natin matuyo.
Okay guys, ito na po, tapos na po yung ating tutorial about husky or wood design. Asa na po, magkakaroon po ng tulong sa inyo to sa paggawa niyo ng mga design sa bahay niyo. At siya nga pala, bago po tayo matapos sa video natin, shout out po muna tayo sa kaibigan po natin dyan sa may South Carolina. Kaya Sau Owens at sa asawa niya si Anna Lou Owens. Okay. Pare kong MC, si Sir MC Martires. Papagawa ka ng tinapay na rainbow. Gagawin ko yan. Akala mo, accept ko yung challenge mo. Sa next video ko pa, gagawin ko yan. Salamat po.